Nagbabala ang OCTA Research Group na posibleng tamaan ng COVID-19 ang mga bata kung hindi sila pagsusuotin ng face mask tuwing nasa labas. Pero si Pangulong Duterte, mas gustong huwag na talaga silang palabasin kung hindi pa naman bakunado. Nasa frontline ng balitang yan, Mon Gualvez. Bit-bit ang isang taong gulang na anak, sinulit ni Beverly Simbaho ng preskong hangin at lilim ng mga puno sa Quezon City Circle. Siyempre, andun pa rin po yung takot na baka mahawa yung baby namin. Pero sinisigurado po namin na sumusunod po kami sa protocols. Pero ang ibang magulang, kampanting dalhin sa circle ang kanilang mga chikiting. Okay-okay naman na po. Para sa akin po ah. Tsaka hindi naman maraming tao. Oo, hindi naman po siya yung as in crowded. Saka na sa ano na rin po yan, pangangalaga na rin ng pangangatawan siguro. Saka yung palakasan na rin sa immune system, bahala na. Pero para sa akin, safe naman po. Ang ibang pamilya naman, sa mall, nagpunta para magpalamig kasama ang mga bulilit. Naano na sila sa bahay. Masyado na silang stress. Para sabi ko, sige, lalabas muna tayo. Kasi masyado mainit sa bahay. Parang nalulungkot na sila. Sobrang na-boring na sila sa bahay. Masyado ang tagal na, for almost 1 year. Wala talaga silang labasan. So ito na yung chance para makapasyal sila. Pero kapansin-pansin ng ilang bata, walang suot na mask. Nakakabahala yan ayon sa OCTA Research. Sa datos sa United Kingdom, mas mataas ng 15% ang infection rate sa mga bata kumpara sa matatanda at ang dahilan. Part of the recent cases increase in the UK was they're no longer following the mask mandate. So this is definitely something we have to, I mean, we're keeping the mask mandate and the minimum public health standards. Para kay Pangulong Duterte, dapat magpatupad ng ordinansa ang mga LGU para pagbawalan na sa pampublikong lugar ang mga mas mababa sa 12 anyos ang edad o yung mga hindi pa bakunado. Do not expose them to the virus or virus. Wala pa silang depensa. They have no defense mechanism in their system ng body sa COVID-19. Hindi katulad ng mga bakunado na. Pinag-uusapan na yan ng mga city health officers at expert pediatrician para magbigay ng rekomendasyon sa Metro Manila Council. Hindi lamang ang mga expert na sa medical field, kasama na po ang ating mga business ang aming ikukonsulta rito ng mga mayors. Target ng mga mayor ng Metro Manila na magkaroon ng nagkakaisang desisyon kung papayagan ba o hindi ang mga bata sa pampublikong lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.